Guys, samahan nyo akong panoorin itong nakita kong video and also magbibigay tayo ng komento and reaksyon tungkol dito. Ito yung mga naging list nitong video creator for top 20 greatest singer in male category, no? So, tandaan po natin na wala pong last, wala pong first dito sa listahan na yan, no? It's just a list, no? So, these are the some of the greatest Filipino male singers that we have here in the Philippines. At sa tingin ko, ngayong 2024, sobrang madami na pong naidagdag sa listahan na yan. Anyway, welcome back dito sa ating YouTube channel na kung saan ay gumagawa tayo ng mga reaction video patungkol sa iba't ibang artist. And ako nga po pala si Miggy at sana ay samahan niyo po ako ngayong araw sa video na ito. Samahan niyo po ako mamangha at bumilib sa mga talento ng Pilipino pagdating sa kantahan. Hi amigos and amigas, ang video ito ay magkakaroon ng mga paghinto dahil sa mga reaksyon, komento at trivia. Ang mga impormasyon ay maaari may discrepancy o pagkakaiba dahil ito ay base lang din sa mga research at abot ng aking kaalaman. Anyway, ako po ay excited na makita itong video na to, no? Kung at sino-sino nga po ba yung naisama nitong si content creator na si Ma'am Macy Lilan dito sa kanyang top 20 male category. So, we will start in 3, 2, and 1. So yun, no? The Land of the Greatest Singers male category, top 20. Yes, sa mangubat na kapatid. Itong si Sam Mangubat, no, ay produkto ng TNT, no, tawag ng tanghalan. Update, no, isa din ako sa mga nag-aabang lagi ng upload ni Sam Mangubat at sobrang galing nitong artist na to, no. May mga rendition siya na talaga namang binabalik ka din dun sa mga makalumang tugtugin, which is sobrang bagay din sa kanya. May mga songs siya na may mga kino-cover siyang pambabae na kanta. So, nagfi-fit din sa kanya yan. Ang ganda lang din. Alright, Jason D, Run to You. Para si Sir Jason D ay parang product ng The Voice ba? Tama ba ako? Dami ng mga artist na kumakanta, kantang palalaki, ginagawang pambabae, kantang pambabae, no, ine-interpret nila as a song, no, na binabagay din sa panlalaki. So marami nang gumagawa niyan. Woo!
Detective, no? Jason Lee. Sure, Chris Lawrence. May naalala kong kanta nito eh. Mamaya, no? Alalahanin ko kung ano yung pinaka parang tumatak sa akin na naging kanta ni Sir Lawrence. Ni Chris Lawrence. Trademark nito si Chris Lawrence, no, sa Pilipinas, yung pormahan niya, may sombrero and panyo, no. Hindi ko lang maalala yung ano, yung kantang parang pinakatumatak sa akin. Anyway, guys, pag naalala nyo, you can comment down below yung kanta na yun na sinasabi ko. At sa palagay ko, alam nyo guys eh, nasa ano ko siya, nasa dulo ng dila ko, hindi ko lang masabi kung ano nga ba yung kanta na yun na tumatak for Sir Chris Lawrence. Ito Sir Darryl ang magaling din to, no? Alam ko sa The Voice din, no? Galing si Sir Darryl Ong. Panghininan, no? So dalawa na yung nakikita natin dito sa Budakel, the trio of the Budakel, si Michael Panghininan at si yun nga yung recent lang, no, na lumabas si Sir Darryl Ong. So si Bugo yung hindi pa natin nakikita on this list kung mabubuo man yung Budakel dito sa ginawa ni Ma'am Emacy, no? So, yun, tuloy natin. Bagay din sa kay ano, no, kaya Sir Michael itong kanta na to na Flashlight. Galing niya doon. Next, yun, no? Isa sa mga idol natin was Sir Bamboo, no? Yan yung isa sa mga idol natin dito sa Pilipinas. At ang daming naging, ang daming na-impluensyahan ng tao na yan when it comes, no, sa pagkanta. At meron kasi siyang talagang kakaibang atake. At marami rin gumagaya, no, sa boses niya ni Sir Bamboo. And I'm also one of them na, no, ginagaya yung boses ni Sir Bamboo, no, nung ako'y naka-include pa sa band. So, yun, tuloy natin. There'll be no oops
So recently lang, no, nagkaroon sila ng concert, no, ng River Maya. Isa sa mga pinakamagagandang kantang napakinggan natin at may magandang meaning ay itong If, no, from River Maya. Ito yung sinasabi ko, buo na yung ating Budakel, no? Si Bugoy Drilon, Daryl Ong, and si Michael Pangilinan. Sobrang ganda, no, ng mga naging cover song ng tatlo na yan pagka nagsasama-sama sila. So, I don't think kung meron silang channel, pero yun nga, may mga uploads sila sa YouTube na magkakasama silang tatlo at na gumagawa ng mga cover song. At sobrang napakasarap sa tingin, mga kapatid, nung mga naging cover song nung mga yan. So, tuloy natin. Merong version ng One Day si Sir Bugoy Drilon sa Wish Bus, no? At ang ganda nung performance niya doon. Parang acoustic lang siya. Like, bagay yung mga gantong katakayan, no, kay Sir Bugoy, no, ganyan yung parang mga reggae. Sorry, hindi pala parang reggae, talaga siya. Nasasayangan ako dito sa clip na to, no, medyo basag lang yung naging outcome nitong music for Sir Mark Bautista. Pero anyway, kilala naman natin si Sir Mark Bautista na yun nga, no, magaling din siya sa mga ganitong klase ng kanta. Para siyang mga ballad songs, no. Anyway, no, para ano, tuloy natin. Singers na to, no, sa mga greatest male singers na to na nilista ni Madam AC, na ni Madam MAC, no, ay currently active pa rin naman sa ating music industry, no. So yan, tuloy natin itong Mr. Mark. Next natin, Sir Christian Bautista, Singing Maria.
Yung mga voice niyan parang pambalad din. No, bagay sa kanya yung mga ganun. And suddenly that name will never be the same to me. May mga sumigat din na kanta si Sir Christian eh, no? I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found a wonder. Maganda yung voice ni Sir Christian for mga classical, no? Ganyan yung mga ano, sa tingin ko eh bagay na bagay sa kanya. So we are almost half no of the list no nitong top 20 male singer no from the Philippines. Sir Vili was currently nasa The Boys Kids, no, together with Estelle, no, Pablo and Miss Julianne Santos. So yun na nga, no, kasama siya dito, no, at dapat naman talaga makasama Sir Vili dito since i-recognize natin yan na Sir Vili ay isang international artist. Isa pang bagay na magaling din Sir Billy, yun nga yung pagsayaw niya, no? Ang galing din nila pag sino ba yung kasama niya lagi sa Showtime, si Sir Vong Navarro, no? And si Jong, Sir Jong Hilario, no? Yeah. JR, yung ating R&B king of the Philippines. So isa sa mga sumigat na kanta ni Sir JR ay yung Bakit Pa Ba, no, na laging pinapatugtog dati sa radyo. So singit ko lang, no, si Sir JR ay may currently collab, no, with Dayonella, no, from Bulacan, no. Sobrang ganda din nung kanta na yan na meron silang ano collaboration. So next natin, number 9 ay si Sir Eric Santos.
Si Sir Eric parang ano eh, saan ba ito siya nanalo na singing contest? Starting a Million ba parang I don't know kung doon nga ba siya nanalo, which is nanalo siya versus Ma'am Sherin Regis, no, from Cebu. At ang daming parang nagulat noon dahil ang dami nag-expect na manalo si Ma'am Sherin Regis that time, pero yun nga ginalingan din naman ni Sir Eric nung mga oras na yon doon sa competition. Etong I Believe I Can Play, ginagamit to dati sa ano eh, para mga basketball team, lalo na no nung mga batang 90s, kung maalala nyo, no. Mostly ikinakabit yan kay Jordan, no, yung kanta na yan, lalo na pagka lumilipad siya from paano tawag dito, the shooting point, no, papunta dun sa ring, yun yung madalas ikinakabit sa mga memes, no, na kanta, no. So yun yung naging tumatak din sa isipan ng natin, no, during kausuhan ng mga basketball noong 90s and 80s siguro, no. Pero yun, yun yung naaalala ko for that song sa I Believe I Can Play. On the number 8 spot, no? No. In the number 8 of the list, no? So sabi ko nga kanina, wala pong nauna, wala pong nahuli sa listahan na to. Ito ay random sila, or sila po yung naging napili, or siguro naalala ni Miss Macy Lilan dito sa listahan na in-include niya for top 20 male list ng singer na tinitle niya dito sa kanyang video. Tuloy natin. Ang daming mga kantang pinasikat si Sir Ogie, no, na mostly nagagamit into duet songs, saka yun, no, very legendary na itong si Sir Ogie, no, pagdating sa kantahan din. And as well, alam ko siya po yung president ng OPM, no. Oh,
Number 7, Sir Martin. Sir Martin Añibera. So ito, no, yung kanta niya dito ay This Is The Moment, no? Sobrang galing din ni Sir Martin Ibera, no, sa mga gantong klase ng kanta, no. Marcelito Pumoy, no, I believe sa Pilipinas Got Talent siya nakuha, no, or na-discover. I am not sure, no, pero natatandaan ko dun siya sa part na 'yan. Si Marcelito Pumoy, yun nga, no, nagbo-boses babae siya, no, nagdu-duel siya ng identity niya pagdating sa mga duet. Kayang-kaya niya mag-isa yan. Yan yung sinasabi ko. Just like every child, just like every child. Oh. Sir Alnel Pineda, no, which is isa sa mga pinakamagaling din na vokalista ay na singer ng Pilipinas. Meron siyang bandang dati, no, na The Zoo, no? And siya ay isa sa mga napasama, naging vocalista, official vocalist ng the bandang Journey. So diyan, no, diyan mo makikita talaga na yung talent ng Pilipino, pang world class, no, hindi lang dito sa Pilipinas natin 'yan kayang ipakita, kundi pati sa ibang bansa. Dare, no? Espanto at number 4. No doubt din naman, no? Talagang magaling din si Sir Darren Espanto, no? Simula nung sumali sila sa The Voice Kids, no? At ang alam ko naging coach niya dito ay si Miss Sara Jeronimo.
Sir Gary talaga sobrang nakakaano sa damdamin, no? Ang ganda ng kantang to, no, yung A Warrior Is a Child, no. Yung ganda ng pinoportray niya diyan. Sila lang yung nakasama dito na ano, I don't know kung ano yung number one, pero sila yung currently nakasama na boy group on this list. Okay? Galing tong tatlong bata na to eh, I don't know kung still active pa sila, no, or nagsasama-sama pa sila itong mga batang to, pero yun, masasabi ko lang eh magagaling sila lalo na kapag nagsama-sama silang tatlo. Listahan natin
listahan ni uploader nung list, no? Nung greatest singers, no, top 20 sa male category. So tandaan po natin, no, sabi ko wala pong last or first dun sa top 20 na yon. So para sa akin, no, mga kapatid, marami pa tayong mga pwedeng i-insert dito na artist, no, and also siguro hindi natin sila pwedeng bigyan ng ranking kasi magkakaroon pa ng pagko-compare, no, kung sino yung mas magaling sa mga kapwa nila artist. Pero yun nga ay listahan lang, no, ng mga napakaraming artist na magagaling dito sa Pilipinas, no. So naging limited lang into 20 yung nagawang list ni Idol, no, dito sa ginawa niyang video, no. So bukod dun, no, siguro sa listahan na yon, siguro isama natin diyan sila Sir Freddy Aguilar, no, sila Basil, Sir Basil Valdez, sino pa ba sila, Sir Gino Padilla, no, Rico J Puno, Sir Haji Alejandro, no, Ray Valera, Marcos Season, sino pa ba, Sir Nonoy Zuniga, Jose Marichan, Victor Wood, o siguro consider din natin sila Sir Jovit, no, yung namayapa na nating idol, Sir Mitoy, no, and marami pang iba. So napakarami pang pwedeng i-mention, no. And for the recent, no, and dun sa number 2 na list niya, meron dong TNT Boys. So siguro I would like to insert then SB19 or you know, yung grupo na yon na isa din sa mga greatest siguro performers. Siguro sa singers naman is Estelle, no, si Sir Estelle. Sino pa ba sila? Arthur Neri, yan. So yun, napakadami pang pwedeng i-insert dito sa listahan natin na to. So marami pang pausbong na mga singers dito sa Pilipinas. And so yun na nga po, no, siguro kung may mga kulang man dun sa listahan na yon, you can put it on the comment below. Gusto ko pong mabasa yan kung sino-sino pa yung sa tingin ninyo kasama dapat dun sa list ng mga magagaling na male singers dito sa Pilipinas. And yun nga po, no, sa mga bagong padpad pa lang po dito sa ating channel, ako nga po pala ulit si Miggy. Sana po ay samahan niyo po ako ulit sa susunod nating video. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo palagi and God bless.